Sir? May I please? With all due respect to the good general, his rantings are starting to sound like a psych patient. So, ano ang protection natin? Ano ang With all your respect to the good general, tapos kung murahin nyo, good general pala eh. Tapos minumura-mura nyo. Ano kayo? Mga pakitang tae kayo. Avoid using those terms. No, as a doctor, Mr. Chair. Offensive words. We have to respect each other. Mr. Chair, from the legal perspective, yung sinabi ni Attorney Torreon. It's okay for me to hear, legal or illegal, but comments like a psych patient, it's not good to hear before this Mr. Chair, I don't mean to insult. I respect what's happening right now, pero as a medical doctor po, Mr. Chair, when you hear something like this, then it does sound capricious, whimsical, and dangerous. Yes, as I have said, we are in agreement. I agree okay, with you. Thank you. No need to convince me. But please, let General Latore finish. Oh, di ba? Tanginang, alam mo, itong babae na to, kanina pa to eh, no? Kanina pa? No? Gigil na gigil ito kay Tori. Isa itong babae na to, nagigil na gigil kay Tori. At ang gusto pa niyang, turuan si Bato sa ginagawa ni Bato dyan, ano? Parang gusto niyang pangunahan si Bato na, alam mo yun, gawin niyang aso-aso. Di ba? Tanginang mukha yan. Ay, mukha pala. Mukha tuloy. Utak pala. Sir, please presentation. Sir? Please continue. Because of this finding, sir. Ay, shout out kay, kay Eduardo Edgar Alvaro. Ayan, ha. Bias si Bato. Nag-iisa lang si Tore. Kalaban, marami. Pati ang chair. Panig sa mga taga-kingdom. Ay, shout out kay Ma'am Jaya. That we are, the hole that we dug is around 2 feet off to the right. So I asked them to cover it and we will plan again another digging 2 feet off to the left of that wall, sir. So that will be on the next steps, depending on your advice. Of course, we'll be taking into consideration your advice, sir. But that's the scans result. The chair himself would like to advise you to do the same. Do everything legally. Yes, sir. Pumunta ka sa court. Doon niya get musika, shout out. Humingi ka ng search warrant. Thank you, sir. Para hindi kayo mag-criticize na ang warrant o baras, ginagawa na yung search warrant. Do it. May korte naman tayo. You can be granted with the search warrant kung justified yung claims ninyo. Before that. Yun na nga, Bato eh. Uulitin ko na naman, Bato. Eto ah. Sa panahon nyo, Bato, okay naman magbigay ka ng advice na ganun. Pero sa panahon nyo, Bato, wala kayong warrant of arrest, wala kayong search warrant, pero pinapasok ninyo ang mga bahay ng mga target ninyo. Tapos, yung iba dun, patay. Kasi, sasabihin nyo, nanlaban. Bago ka siguro magsalita ng ganyan ba to? Aba, baka na-amnesia ka. Oo. Oo. Kumbaga, isipin mo yung nakaraan. Ay, tika lang. Yung mga tropa ko noon, mga kampun ko noon, parang pinasok nila yung mga bahay-bahay. Walang search warrant, ah. Walang warrant of arrest, ah. Oo, basta tukhang. Ayan, papasukin agad. Pag trip nila, papasukin. Tapos yung iba, tinataniman pa. Pato naman! Bago ka magsalita, ayun, hindi ko lang alam kung may utak yung Bato. Ha? Hindi ko lang alam. K.O. The court. Di ba? Yes, sir. Next slide, sir. Continue. Possible hiding places. This is a spectrum of the possible hiding places from the very lavish ones to the poor ones. Because Pastor Kibuloy is basking in wealth and prosperity, enjoying the fruits of his ministry. While many of his ordinary followers continue to live modest lifestyles. Some of his most and closest chosen followers, all young women, some of them minors, as the court records show, experience this lifestyle with him. The other contrast between these two groups is illustrated in the photos and videos, literally heaven and hell. And this demonstrates the spectrum of possible hiding places. Nasa basement kayo kanina, sir, nakita nyo yan. Yan po ang inabutan namin before. We'll show it in video again. That's the video of the pastoral rooms, not more than maybe 15 young women. Itsura ni Sunsa. Ang katawa nga yung pagmumukha niya dyan eh. Hindi pinakita sa inyo kanina yan, sir. That's the house of the women in the first floor of the Jose Maria College. Of limits to many, including members, male members. Next slide, please. Directly below it, the floor of the basement. Directly below that floor is the basement where you visited this morning. This is what we saw. Those are the bedrooms. Those are the beddings.
personal na problema ni Kibuloy, Kibuloy di na may pati miyembro. Yun nga eh, kumbaga, nagiging human shield itong mga uto-uto na to. And of course, itong mga nandyan sa Senate hearing ngayon, sila po yung mga palamunin ni Kibuloy. Kumbaga, binibigyan lang ng ano, pang dog food. No? Yun, yung mga nandyan. No, yung mga kaibigan ni Bato yan eh. Diba? Mga tropa ni Bato yan eh. Yung nandyan sa Senado ngayon, I mean sa Senate hearing ngayon. Joseph Jojo Nere, Miga Miga Love, shout out. Of the ordinary workers. Yun. Unless they want to deny it. Next slide, please. Balikan muna dun sa akin. On the rooftop of the basement is directly above those pastoral rooms. Next slide, please. This is the Apollo Kibuloy's hangar. We haven't searched this yet thoroughly. Please click the video. Two planes, two helicopters, luxury cars. And that's just a very, very small part of the property that we're going to search. Do they expect that? Even without interference, we need time. Next slide, please. Res ipsa liquitur. The things. Ay, shout out, Lord Spirador Picua. One of the many rooms of Apollo Kibuloy. With a private cinema. They didn't show it to you. We want, there is information that that room on the center, on the second row, on the bottom, second row, that's the room of Mr. Kibuloy. We are not allowed to search it properly. How about if there's a trapdoor there leading to a basement or leading to a tunnel? So we really need to access the tunnel or the basement in some other way. Eto, masingit ko lang. Sayang ka, Basti. Di ba sabi mo, sasampalin mo si Tori pag nakita mo? Eh, nagkita na kayo kanina! Parang gumanon ka daw. Nakayuko ka daw, tapos sabay, ano, sabay daan, pag ganun-ganun. Parang basang, ano, basang sisiw. Yung agila, naging sisiw. Di ba? Di mo sinampal si Tori, di ba? Sabi mo, sagpaong gito ka ba? Ganyan, di ba? Yun sinabi mo, di ba? Sagpaong gito ka ba? Dapat sinampal mo. Pakita mo na hindi ka lang puro salita. O, di ba? Ipakita mo na bakla ka! Ay, bakla. Bakla tuloy, sorry. Na matapang ka! Di ba? K.O. Pinakita mo! Oh. At natakot ka. Hahanga sana ako sa'yo. Papalakpakan sana kita. Pinakita mong bakla ka. Bakla, yung matapang ka. Dapat pinakita mong agila ka. Diba? Ako si Basti, ang agila na naging sisiw. K.O. Patuloy natin to. They will not allow us to go there, sir. But, napicturean ninyo, meaning napasok ninyo yan. Yes, sir. O, so na-search ninyo. But we were not allowed to search it properly. Ha? We were not allowed to search it. Makita, sir, mamaya kung paano kami paano nila kami sinasamahan sa search. Makikita nyo, sir, kung paano namin ang search na pinagawa sa amin, sir, na inalaw kami. Oh, sige. Next slide, please. Day 9. We searched, that's September 2 na, sir. Major Diana Rose Parcon attempted to search the College of Ministry building after receiving reports that Kibuloy was cited thereat. However, KOGC members blocked them, called their lawyers, delayed them, just like in the many other times that we searched the property. This is actually just the third building that we are going to search thoroughly sana, sir. And this is how it goes. This is how it went. Next slide, please. During the negotiation, the lawyers did not allow the PNP personnel to go immediately. They only agreed to specific conditions. 10 women personnel, and they are to be pleased. Please see video. Wala kami sinasabi naman dyan, sir, na may drugs dyan or may kung ano man dyan, sir. But this is how it went. Hindi totoo, sir, na ang pulis ang nang-aapi dyan. Tingnan nyo naman. Law enforcers ang pinifrisk ng mga tao. And look at their people. All of them wear masks. Galit pa sa amin pag pinapatanggal namin ang mask. Ironically. Hindi, kasi ganito yan. Bakit sila nakamask? Okay? Para sa akin. Para pag nanakit sila, nakamirahan sila, ay hindi sila mapapahiya. Diba? At ang ating kapulisan, hindi naman mangunguna sa sakitan yan eh. Huwag nyo lang sasaktan para hindi rin kayo masaktan. Diba? Ang pinapalabas kasi nila dito, ang pulis yung nananakit, nauna. At ginawa niyong kriminal yung mga pulis, ginawa niyong mamamatay tao yung mga pulis. Kasi ang pinagbintangan niyo sa patayin ninyong miyembro ay ang pulis. Diba? Bakit? Binaril ba yan ang pulis?
Diba sila yung tatanga-tanga, harang-harang sila dun? Ayaw na matay. Goodbye. K.O. Tuloy natin. Three of the suspects that we are looking for are women. Ganyan ang police, oh. Yan ang nang-aapi. Law enforcers na nang-aapi dyan sa loob ng OJC. Tika. Ba't parang ang kinakapkapan na ngayon yung police? Kita nyo yun? Ang kinakapkapan na yung police. Baliktad na! Parang ang nakakataas na dito yung mga putang inang pukpuk na kulto na to. Kita nyo sa video? Kinakapkapan yung police. Baliktad. Buti na lang naputol, no, itong mga kulto na to. Kasi, ano eh, parang, tingnan nyo, parang sila pa yung nakakataas sa polis, oh. Diba? Buti na lang naputol yung kademonyohan ng mga to. Kasi kung nagtuloy-tuloy to, lalamunin po yung ating gobyerno nitong kulto na to. Oo. Diba? Delikado yun. Buti na lang nahinto. Dapat sa mga to, i-firing squad, pasabugan ng granada. Diba? Pagkulto kasi, alam mo, sa Bible, eto ah, may mga kulto sa Bible, pinagpapatay po yung mga kulto. Diba? Pinagpapatay. Dapat ganun din yung gawin dito sa mga to. Oh. The videos will not lie. That's why maybe, the presentation of the previous presenter. Tingnan nyo ha, kinakapkapan yung mga polis ha. O, tingnan nyo. Are all pictures. We have to endure the... Kung ako yung police dyan, di ako magpakap-tap. Di, no. Kind of humiliation. Kasi mag-aaway lang kami, sir, pag hindi namin ginawa yan, pag hindi namin sinunod yan. Mag-aaway lang, sir. Kukuyugin lang kami ng mga tao dyan. So, okay. Let's do our job. Police ang... Huwag niya hawakan yung singit. Manyakis talaga. Putang inang babae. Ah! Ay, gago ka palang babae ka. Yung singit nung ano, police, hinawakan mo. Manyakis yan. Utang ina. Kita niyo 'yon? Dito lang, wag na yung sa may singit. Tarantado, putang inang manya kayo. Animal kayo, mga kingdom kayo, putang ina niyo. Ano 'yan? Tang ina. Yan ba 'yung tinuro sa inyo ni Kibuloy? Yung singit hinawakan. K.O. Oh. Pretty frisk before they being allowed to enter. Next slide, please. During the implementation, sir, ganito rin naman ang aming nakikita, sir. Next slide. Click the video, please. Yun na nga eh. Baliktad na. Police na yung kinapkapan dito. Yung police na yung naging civilian. Tapos yung police pa yung masama. Putang ina. 1 minute na video lang yan, sir. That's how we kingdom, kingdom ng kahayupan. Mga baliw kulto. Eh, hindi ko alam kung anong nasa utak naman. Baga gusto nyo mo pa. Kasi pati mga babae po dyan, manyakis po yan, yung mga kulto na yan. Ewan ko lang. Eh, kung... By level kasi yung ano niyan eh, kamanyakan eh. Diba? Kita nyo naman kanina. Pag kinapkapan mo, wag mo nang pisilin yung singit. Tarantado. Ay, nako. The search. With them swarming us. Leading us, prohibiting us from opening allegedly secret, confidential rooms or restricted rooms. Hindi naman lahat, sir, pinabubuksan nila eh. Wala talaga, sir. It's all, kung tutukusin, sir, those are all obstruction of justice. Pwede namin, sir, hulihin lahat yan. We have basis. However, just in the interest of just, kwan lang, just peaceful. Ganyan, sir. Kung obstruction of justice, if you are being prevented from... Tamo. Kumukontra ang kalbo. Kontra kalbo! Sige! Resting Pastor Kibuloy. Ba't yung prevented? Pinapasok naman kayo eh. Sige, sir. Next slide, sir. And besides, Your Honor, if I may, that is already the unlimited search. That sir. Is already the 9th day, Your Honor. Sir. They... Itong bastos na... wala talagang silbi itong ano. Itong ano ni Kibuloy. Itong lawyer ni Kibuloy. Bigla-bigla na lang sisingit. Hoy! Tantay ka! Di pa tapos si Tori sa kanyang pinapakitang mga ebidensya. Bastos ka?
ina. Papamura na lang tayo eh. Have already been conducting searches in that area, Your Honor. I don't know why they like that area very much, the Bible school. And they have been, since day one, Your Honor, okay, that has been searched already. Okay, many times. Bakit paborito niyo? Bakit paborito niyo yung Bible school? That's only the third. Balik. Questionin yung kapulisan. Eh, nagtatrabaho lang yung mga yan. Malay nyo, may something dyan, okay? Na hindi na pwedeng sabihin sa publiko. O katulad nung may mga kwarto dyan, nadaanan ng kapulisan natin. Mga minor pala. Nung binalikan ng pulis, wala na yung mga minor sa mga kwarto-kwarto. Nawala, ay nasa na yun. K.O. Partida yung mga kwarto na yun, nakapalibot yun ha. Tapos andun yung kwarto din ni Tibuloy. Ano yun? Ah, pluk-plukan. Oh. Makikita sa susunod sir, may sketch na kaming ginawa sir. Next slide please. Continue. Dito muna tayo sir sa search on how cooperative they are. Next slide, please. Click the video, please. Ayan. Sound, please. Maka-X. Hundred percent mo. Ayan. Wait lang. Nangyari sa ating internet. Papasabugan kita ng PLDT ka, umayos ka. Ha? Very cooperative sir, di ba? They are delaying us. That's a very big building. They are Actually, ano yan? Taktik kaya ng kampo ni Kibuloy, no? Na istorbuhin yung inyong mga trabaho. Okay? Madelay kayo, no? Parang halimbawa, andito kayo, andun si Kibuloy. So para matagalan kayong makarating doon, 'di ba? I-delay yung inyong mga ginagawa. Ang dami pa nilang katarantaduhang gagawin, pipisilin pa yung mga singit diyan. Manyakis, pati mga babae, manyakis. Manyakis mga animal, 'di ba? Naging baliktad na. Oo, kingdom na ngayon yung nangangapkap sa kapulisan. Baliktad na. Hindi sayang nga, dapat hindi pumayag si Torin yan, no? Magtagulo na kung magtagulo, ang papalag, eh, di bumangga, ganun. Huwag lang kayong maon ng kapulisan. Pero pag sila yung pumalag, ay, tirada agad. Ako'y medyo kumukulo po yung dugo ko na yung kapulisan natin yung parang kinakapkapan dyan, no? Delaying us from proceeding to another section. They stop us in the middle of the search. Mm. So that... Plano. Reason, they're delaying us. We have to ask them if we can open doors. We have to ask them if we can proceed through these passways. And we only have 10 police women. Why? Next slide. At may mga threats pa dyan, sir. Maririnig natin dyan. Pati mga anak namin, damay. Sige lang, next slide na. Next slide. Interest daw para mabilis tayo. But if I were you, if your purpose there in going inside is to arrest Pastor Kibuloy, yes, sir, you allow only 10 women without firearms, yes, sir, pinres pa ng mga taga-QGC. Yes, sir. Paano ngayon kung may arma si Pastor? Ito ah. Si Pastor doon sa loob at nilatrat yung mga pulis mo. That's one of payaga the... na mamatay yung mga 10 mong pulis. That's one of the risks that we have. Yun na nga eh. Kasi kung magdala sila ng baril dyan, sasabihin ng mga animal, armado tong mga to! Pinasok ang bahay ng Diyos tapos may mga dalang baril. Eh, pastor, di naman yan, kriminal. Hindi nga kriminal. Hindi nga pumapatay ng tao. Ayun ko lang. Eh, nagpapadalaman daw siya ng angel of death. Okay, pero ang issue dito, kumakantot. Kumikiyod-kiyod. Gumaganon-ganon yung inyong animal na Diyos. Oh, na kulto. Diba? Partida, pinagbibigyan pa kayo ni Tori dyan, oh. Pumayag silang kapkapan nyo, wala pang madalang baril yan.
E paano pag talagang binanatan o niratrat yung mga babaeng pulis na yan? Eh, wala silang kalaban-laban, di ba? Ayun. To take, sir, just... For me, if I'm the commander, that's a very wrong decision. I take responsibility para for that. Very wrong decision yan kung mag-aristo ka. Babae pag ginagamit mo, walang armas. Bato, pagsabihan mo. Wag si General Tori yung ano, yung palagi mong dinidikdik dyan. Pagsabihan mo yung mga kulto o kingdom o KOGC na bakit hindi niyo sila pinapayagan na pumasok dyan na may barel? Bakit niyo hinaharang kinukontra niyo? Dapat ganun. Bias ka! Ay, ako. Hindi naman pwedeng pumalag dyan si General Tori. Pag pumalag-palag si General Tori dyan sa hearing na yan, baka makontempt pa yan. Diba? Kupo lang, tapos, what? Hindi mo na-imagine? Just in case, ha? Just in case lang. Granting na hindi si Pastor Kipulo hinahanap na ninyo. Huwag nang hinahanap nyo na naghintay sa loob. May dalang armas. Nirat-rat yung mga police women. Patay yung sampo. We'll consider the SWAT next time, sir. That's a very wrong decision. I will consider the SWAT next time. Yes, sir. I take responsibility for that, sir. Please continue. Click on the video, please. Oh, alam niyo na, Kingdom. Sa susunod, napapasukin kayo sa kwarto-kwarto, may mga dala ng baril yan. May patay kayo pag pumalag kayo. Dito, sir. Marinig natin sa audio, may mga bata dyan, dahan-dahan lang kayo. At 6 o'clock, they say that the children are the girls are sleeping. Next slide. Girls? Wow. Paborito ni ano yan, pastor. Marami. Ano yan eh? Girls. K.O. Hindi na kami nagpag-argue, sir. Bawal makumuha ng pictures, kaya audio na lang ginagamit natin. Next slide, please. PNP or personnel also observed some minors in the living room watching nursery rhyme videos. When asked about the parents of these minors, the KOGC were mom, and some of the loose talks in the escorts had said, kapag na-contempt si General Tore, yari na si Bato. Yari talaga. O Mark Ricardo, yari talaga. Subukan mong ipa-contempt. Bato. Oh. Naghanap lang to si Bato ng butas eh. Para ma-contempt si Tore, subukan mo. Magkakagulo talaga. That they were orphans under the care of the Children's Joy Foundation. Let me segue to the next slide. Let me segue to the Children's Joy Foundation. In 2018, the Children's Joy Foundation was accused by Wise Institute for Human Services of impersonating them and fraudulently engaging in fundraising activities in the United States. The CJF was also cited by the FBI when they raided the KOGC headquarters in Van Nuys, Los Angeles, California, in January 29, 2020. Nyari. Yan ang Children's... Wait lang. Joy Foundation. Next slide, please. Because we're not... Oy! PLDT ka. Bubutasin ko yung company niyo dyan, no? Ipahanap. Baka may bunker kayo dyan, ha? Kayo PLDT kayo. Oh. Given by the Davao building official of the plans of the that we asked for our architect. Forward natin, wait lang. Kasi bumabagal yung ano natin eh. Wait lang. Ayun ako. Was, pinapapasok namin ang pagkain, ang tubig, at ang medisina lang. Dito na muna tayo. Mga tao, kailangan dumaan kami sa kanila. Pati po ako, muntik na ho, hindi makapasok. So sa inyo po, paglabag po yun sa karapatan po? Yes po. Kasi po, they are implementing a warrant of arrest, not a search warrant. And the people who live inside... Ang pagkakaintindi ko kasi sa warrant of arrest, kapag napag-alaman ng kapulisan na ang aarestuhin nila ay nandyan mismo sa lugar na yan, ay pwede ka pong pasukin. Okay? Pero kapag hindi sigurado yung kapulisan, no, na talagang wala dyan yung target nila, hindi pwede yun. Bawal kang pumasok dyan.
Kasi hindi naman kayo sure, wala naman dyan. Pero pag sigurado kayo na nandyan ang inyong target o huhulihin, pwede nyo pong pasukin yan. Diba? Nagigits ng mga tanga dyan. Oh. Ang search warrant kasi, pagkakaalam ko yan, yung ano, yung hahanapin yung mga items or mga illegal na ano dyan, kung ano ba yung nasa loob ng compound, bahay, building, yun yun. Diba? Ngayon, anong pinuputok ng quit nitong matanda na to? Eh, alam nga ng kapulisan na nandyan si Kibuloy, kaya nga hinahanap dyan. Diba? Eh, di ko alam, bakit ganito tong mga taong to? Makulto pala. Yung mga nakatiraho sa loob ng compound. Hoy, hindi na talang salamat po ha, sa inyong patamsak dyan sa ating live. Eh, hindi naman ho sila subject sa search warrant. Hindi naman ho sila subject sa warrant of arrest. Yes! Hindi sila subject! Si Kibuloy lang yung hinahanap dyan, pero sila yung humaharang. Kaya hinuhuli sila. Puti na yung buhok mo, hindi pa gumagana yung utak mo. Hindi nga sila yung subject. Pero kinukontra nila yung operasyon ng kapulisan, kaya yung iba na kasuhan. Kaya yung iba na kulong. O diba, nagpiansa sila ng tig 75,000 kada tao. Yun yung mga pumalag sa pulis ng gulo. Hinuli sila, kinulong, dinagpiansa 75,000 per head. Puti na yung buhok mo! Paganain mo naman yung utak mo! Ang sarap mamatay na gumagana yung utak mo. Pero kung mamamatay ka, hindi gumagana yung utak mo, ay naku po, good luck. Sige, halimbawa, dito sa lugar namin ngayon, oh, may kriminal ditong nagtatago. Sample ko lang. Tapos may uhulihin ng pulis, may warrant of arrest sila. Ako wala akong kasalanan, hindi ako yung subject. Pero haharang ako dun, manggugulo ako sa pulis. Gaganon-ganon ako, op. Stop, in the name of Kibuloy, stop. Itula ko yung mga pulis, banatan ko yung mga pulis. Enematic, mapupusasan ako niyan. Kahit hindi ako yung subject, dahil nang gulo ako, ay damay ako niyan. Alam mo, lula ka na sana eh. Bakit tanga-tangahan ka? Ha? Ay, may contact number ka ba? Papayuhan kita. Papayuhan kita siguro. Mali-mali na yung sinasabi mo dyan eh. Hoy! Ay, naku po. So bakit hindi sila malayang makalabas at makapasok sa kanilang lugar? Yung iba pong tinrit sa labas kasi may mga galos o sugatan. Ah, so ibig sabihin ganito. Okay? Gets ko na si Tandang Suna at si Tandang Suna din. Si Lola. Okay? Pag pala, merong sa isang building pala, pag may warrant of arrest yung kapulisan, tapos papasukin ng kapulisan yung bahay, syempre may mga baril yung pulis o building, papasukin nila yan. Tapos, ang mangyayari pala dyan, dahil ikaw, nangungupahan ka rin sa taas, tapos nandyan na yung mga pulis, pinapasok na yan, so kahit magkaputukan pala dyan, or di kaya maghabulan dyan sa loob, labas-pasok ka lang. Ay, dadaan lang ako ha. Bumibili lang naman ako ng kamatis eh. O sige lang, magputukan lang kayo dyan. Magbarilan lang kayo. Labas-pasok na lang ako, okay? Okay lang yan. Okay lang ba? Pwede pala yun? Pwede ba yun? Ngayon ko lang nalaman na pwede pala yun. E mamaya, pag nagkaputukan dyan sa loob, yung mga labas-pasok dyan, damay. Gobyerno na naman ang sisisihin. Kaya nga, hindi kayo pinapalabas at pasok. Para in case pag nagkagulo, walang madisgrasya. Diba mga anak? O sabi ni Banang yun. Paglalabas-pasok kayo dyan, kung may gulong nangyari dyan, edi damage yung buhay nyo. Ay, naku po, grabing asa naman ang utok ka ng tiguangan niyo eh. Sumasakit yung itlog ko sa'yo. Dahil sa ginawa nilang implementation sa umaga, hindi na ako makapasok. Nahirapan ho sila pumasok. So yun po ang
with respect to the right to liberty and property, they were not able to do it. With respect naman ho sa mga bata, the right to education and to enjoy peaceful education. Pero ang sabi po ni Sir Torre, malaya naman daw po na makakapasok yung mga... Actually, ito yun. Okay? Nung una, okay, labas-pasok, pwede yun. Medyo may gulo, kaunti. Nagkagulo-gulo yun. So, ang napagdesisyonan ng mga kapulisan, pwede kayong lumabas. Okay? Pwede kayong lumabas, pero pag nakalabas kayo, bawal na kayong pumasok. And then, in the next day, okay na ulit. Pwede na labas-pasok, pinagbigyan na ulit sila. Yun yung alam ko. Diba? Yun yung alam ko. Yun yung nangyari talaga. Pero kung ipipilit ninyo na hindi na kayo pinapapasok, hindi na kayo pinapalabas, sa lahat ng operasyon ng kapulisan, fake news yan. Oo. Alam ko, ang nangyari, pwede kayo lumabas, pero bawal nang pumasok. Sa, I think, pang-apat na araw ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Basta may araw na ganun. And then, yun na nga, napag-usap-usapan siguro nila, nagkasundo siguro, oh. Okay na, pwede na ulit pumasok nung naghatid na ng pagkain. Diba? Nagpasok na ng pagkain sa kingdom. Oh. Yun. And then, nagtuloy-tuloy na yun. Huwag yung sabihin, simula sa first day hanggang ngayon, bawal pa rin pumasok or lumabas. Eh, kasinungalingan ko yan. Diba? Sir, kung may anak ho kayo, at nakikita ho ninyo may mga pulis na naka-SAF uniform with, let me see, M16. Sabi ni Eric McNeil, ipahirap po little drug test sana yung si Bato, parang sabog. Isa natin kukunin yung buhok. Ay, ako yung nagtatanong ha. Ay, pipin ko to. Oh. Isa natin kukunin yung buhok. Mag-suggest nga kayo dyan, i-comment nyo. Saan? Saan ba? Comment nyo nga. Basahin nyo kasi yung nakapin dyan sa comment. Oh. Okay, Leo TV, shoutout ah. Sa bulbul. Sabi ni WPS atin to. Oh, may nagsasuggest sa kilikili. Ay, bahala kayo dyan. Proceed tayo dito. Here. In full battle gear and police with riot shields and truncheons. And nakikita nyo na yung videos na may na tear gas or pepper spray, whatever they might decide to call it. Hindi nga daw tear gas yun. Lola! Lola! Hindi tear gas yun. Yun ay fire extinguisher daw. Nagaling sa QGC at ini-sprayhan itong mga pulis. At yun, yung sinasabi niyong tear gas, tagagawa niyo, isisisi niyo sa pulis. Ay, naku. Ah, ipipili talaga nila eh. Sa tingin ho ninyo, may papasok na bata? I don't think so. Pangalawa po, yung mga bata ho, even if they say na malayang makapasok ang mga... Ano daw? Sa susunod, may armas na mga papasok, boss. O, lagot sila. Napag-uusapan na dyan eh. Oo, lagot sila dyan. Diba? Bawal na mag... yung mga babae, mga manyakis din pati. Kakapkapan yung kapwa nila babae. Pipisilin yung ano, yung... inahawakan yung ano. Yung... anto, singit. Mga bata, sa tingin po ninyo, yung mga parents hindi mag-worry? Hindi naman nag-worry yung mga parents dyan. Kasi unang-una, yung mga parents niya nasa Amerika. Nasa ibang bansa. Hinahayaan lang nila yung mga anak nila dito. Okay? Wala silang paki sa mga anak nila. Yun. Pinapagamit nila yung karne ng mga anak nila. Yun. Kaya yung mga magulang na yun, mga walang silbi, walang kwenta yan. O may kanina sana, bibigyan ko ng reaction, may isa pang tatangatangan tatay. Sabi ng tatay, bakit yung inaaway si Kibuloy, yung anak ko dun? Nasagi ng mga kapulisan. Eh, si Kibuloy nagpapaaral yan. Eh, abnormal ka palang tatay. Tatay ka? Si Kibuloy yung nagpaaral? Sa babae mong anak?
Anong silbi mo? Nabuhay ka pa sa mundong ito. Di mo pala kaya magpaaral ng anak. Yung iba nga dyan, nangangalakal lang oh. Pero napapaaral nila yung anak nila. Tapos ikaw, iniaasa mo yung anak mo sa ibang taong animal ka. Diba? Grabe pagkatangang tatay nito. I think so, sir. So it's going to be very difficult for the children to have unhampered access to education. Wala which po bang, is... Wala pong ibang daan po ba? Doon lang talaga dadaan? Doon pa rin sa... Si Kibuloy lang daw yung daan kasi. Ay, siya man daw yung magpirma ng kaluluwa. Ang sabi nga niya, ang hindi umaam sa akin, hindi ko pirmahan yung kaluluwa. Kahit lang pampisaw pa kayo dyan, ay bahala kayo sa buhay niyo. Kayo mga babae, para lang kayo sa anak. Akin lang kayo, punta tayo. Glory Mountain, doon tayo magplukplukan at magdasal. Ayun yung sinabi, yung sabi ng kanilang Diyos. Diyos ng mga animal. tuloy natin to. Sa... ng kordon ng mga pulis po natin. Yes. Ay, naku, Robin Padilla. Tulog ka na lang, uy. Punta ka na lang, beer house. Tagay tayong dalawa. Ay, nako. Wala kang silbi dyan sa ano na yan. Investigasyon na yan. Wala kang ambag dyan. Po. As of now, doon lang po. So, yan po. Choice na po ng mga magulang na huwag mo nang papasukin yung mga bata. Actually po, pinaparating po sa akin ng mga magulang. Gusto na sana nilang papasukin yung mga bata, pero natatakot po sila at tinatanong nila hanggang kailan po ito. Pag sinabi niyo pong natatakot, ano po yung intensity ng takot na ito? Takot na pwedeng magkaroon ng mental health? Ito, yung mga ginagawang, ito yung sinasabi ni Lula dyan. Hindi ka panipaniwala yan eh. Alam niyo kung bakit? Pwede rin akong gumawa ng kwento. Halimbawa, member ako ng Kingdom, ako yung nagsasalita dyan. Yung mga bata kasi natatakot kasi may ano, may mga pulis, may mga armas. May, ito nga yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga pulis na gumagawa ng operation dyan, walang armas. Diba confirm na sa Senado kanina? Okay, sabi pa nga ni Bato, ba't mo hindi binibigyan ng armas? Ba't di mo binibigyan ng armas? Ikawawa itong mga 10 mga babaeng pulis mo pag niratrat yan. So, dun pa lang sa sinabi dyan, sa hearing na yan kanina, maliwanag po na pag pumapasok po ang ating mga kapulisan sa mga kwarto by kwarto, wala po silang dalang armas. Yun yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala silang armas pag pumapasok. Ayun, ginagawa ng kwento nitong Kingdom na meron daw talaga. O yan, confirm na sa Senado. Napag-usapan na. Ano pa? Paano nyo pa ipipilit yan? Wala talaga. Ayan tuloy, nabuking na. Nabuking dyan sa Senado ngayon. No? Problem? Ano po ba? Kasi kailangan ma-distinguish po natin ano bang takot po yan. Superficial lang po ba yan? Sir, I do not know for everyone because hindi pa ho kami nagkakaroon ng stakeholders meeting. However, sir, we were able to get feedback from several... Ayun naman pala, hindi mo alam kung bakit sila takot. Bakit parang sa sinasabi mo dyan, kasalanan ng kapulisan? Hindi ka pa pala sure kung bakit sila natatakot. Tapos sa mga sinasabi mo dyan, kasalanan na agad ng pulis. Ano yan? Sabi ko nga, parang gumagawa lang to ng kwento eh. Kasi kahit sino po, pwede pong gumawa ng kwento. Madali lang yan. Tamo, wala kang maisagot dyan, no? I don't know. Ano yan? Magme-meeting pa kayo, gagawa pa kayo ng script. Scripted. May something dito. People already saying na takot sila magpa-enroll ng mga bata
Pero mabuti na lang ho nagpa-enroll. Takot sila magpapasok sa mga bata kasi hindi nila alam kung may mangyayari during the day, which has been happening several times. So hindi yun nila alam. Parang sinasabi po natin, ma'am, na napipigil. Yes, napipigil po yung pag-aaral ng mga bata. Yes, dahil po sa sitwasyon na to. Yes po. Okay po. Ano po yung pangatlo po na karapatan? Religious freedom. Nako. Sigat po yan. May sarili yan. Yes po. Because remember ho, yung cathedral nila, when they pray ho, just like you are a devout Muslim, they pray every 3 hours. Every 3 hours. They start at 3 a.m. And that is all throughout the day, in addition to their devotionals. So and they always face their cathedral. Unfortunately po. Okay, nagpipray. Ito ba, ganito ba magpray si Kibuloy? Wait lang ha, papakita ko lang. Wait lang ah. Ganito ba magdasal? Pakita ko lang. Pakita ko lang. Ganito ba? Isabaraka! Hala! Okay, hala, hala! Nagkalabagayan taka! De, ito. Naintindihan ko po yung mga sinasabi ni Kibuloy dyan. Alam ko hindi nyo maintindihan. Ako po ay nakakaintindi. Balik po natin. Okay. Oh, rugba kadaha hala. Yung rugba para siyang sinugba sa Bisaya. Oo, hala ka. Okay, para siyang hilaw pa daw. So parang sinasabi diyan, hala ka, hilaw pa. Oh. Tuloy natin. De, ta-translate ko lang sa inyo ha. Oy mga kingdom, makinig kayo sa akin. Yung mga nasa gilid ni Kibuloy, yung mga naka-violet diyan, di nila naintindihan 'yan. Nag-imin-imin lang yung mga animal na 'yan. Oh, ito na, tuloy natin. Oh, isa man ang paa. Oh, isang paa lang daw. Isa man ang paa. Oh, isang paa lang. So ibig sabihin, nag-ihaw sila dito tapos isang paa lang. Ay pagkadami-dami nila ngayon. Namo problema si Kibuloy kasi maraming kakain. Oh. Oh. Isa man ang paa. Ang inang yaman-yaman mo, hindi ka makabili ng paa. Oh, tuloy natin. Oh. Naglaba ka yan, pata! Oh, naglaba ka ba ng pata? Eh, ako, naku-curious ako. Sabi ko, pwede ba laban yung pata? Hindi pwede yun. Kasi ang pata, ang pagkakalam ko, kinakain yan? Hindi yata nilalaban, hugasan pwede. Ay, baka yung pag... yung ibig sabihin siguro ng labas sa kanila ay hugasan. Okay yun. Siguro hugasan. Ay, baka nalito lang si ano, si ballpoint man. No? Tuloy natin. Yukaraha, handa ka na ba? Kasi medyo malapit na siguro maluto yung ano, yung inihaw nila. Handa ka na ba? Oh, ay kung gutom ka na, handa ka talaga. Okay? Yun po, yung tinatranslate ko lang ha. Kasi ako'y malalim po yung utak ko. Abot pong ano yan, kingdom. Naiintindihan ko yung dasal na to. Okay, tuloy natin. You, God, karaha. Okay? You, God. So, nag-mention siya ng God. Siya daw yung God eh. Oh.
karaha, okay? Karaha para siyang ano, parang hindi ko maintindihan kung ano yung karaha. Oo, basta ano siya, nagmamadali. Karaha, okay? Karaha, Bisaya po yun ang word. Ang ka, ikaw. Ra, kini. Ha, which is parang expression na lang yata yan. Okay? Anong sasabihin ni Bro Eli Soriano? Speaking in tongue, hindi totoo yun. Iniimbento lang nila. Totoo yun. Invention lang yun. No? Para mapaniwala yung mga miyembro na ay, sinaniban siya ng demonyo kaya ganyan magsalita. Diba? Kaya ko rin gawin yan eh. Abarakarada! Hindu kara! Hindu tinduta! Kantutero ka! Kaya ko rin po magtanga-tangahan. Hindi lang ikaw ang nakakaalam niyang kibuloy. Alam mo bakit ko tinatranslate ito kibuloy? Dahil ginagago kita dito. Winawalang hiya kita dito kasi walang hiya ka. Okay? Ginagago kita kaya piniplay ko ang video na to. Diba? Ang sarap magago ano? Yummy? Sarap? Sige, mag-subba-subba pa mo diha. Anyway, yung reaction naman natin na ito mga pre, hindi naman tayo magbibigay ng reaction ng ganito kung matino po yung binibigyan natin ng reaction. Eh, tanga po ang binibigyan natin ng reaction, which is yun si Kibuloy. Diba? Tanga. Inamon nga ito ni Bro Eli Soriano ng debate. Di nga kumasa. Diba? Kasi nga, walang utak ito. Paano papalagyan yung walang utak? Walang alam sa Biblia yan, kundi baguhin ang baguhin ang nakasulat sa Biblia. Diba? Animal talaga yung pastor nyo na yan. Anyway, yun lang po yung ating live ngayon. Ayan, syempre, no? Abangan nyo mamaya, may upload po tayo. Okay, so maya-maya po. At shoutout po, ha? Meron tayong GC dito, ha? Ito po yung ating, JC Tuloy, meron tayong Facebook page, yan po, no? Sana po inyong i-follow ang ating Facebook page, ayan. Ayan na, syempre, shoutout sa ating GC na BPM Squad, ayan. Magandang gabi. Oo, Ma'am Teresita Dayuha, Sam D. Adventurous Channel, Rosita Calapate, Paolo Fierro, ayan na, shoutout. Idol, karaha sa amin, kawali yan. Karaha? Karahay, sa amo. Sa Bisaya pa karahay. Oh. Munang kawali sa ano? Kawali. Yun yung karahay sa amo. Yun. Kuwari yung karahay dito ba? Oh. Yun. So kanya-kanya kasi ano yan. Kanya-kanya nga pag-intindi, 'di ba? Shoutout kay Digong, kay Rick Pick, Rick PC. Ayan, magandang gabi at syempre sa lahat. Ayan, may Facebook tayo dito. Kita kids po tayo dyan. So yun guys, may upload ako maya maya lang at abang-abangan nyo po yan. So yun guys,